Eto na naman si stage mother. Si Fermina Villaruel. Buwisit ako kay Shane, kay Abad. Kasi ang arte-arte. Sa tagal ko sa industriya, alam niyo na, 40 ko comedy. Pero ako mismo na-discover. Thankful na ko dahil doon nakilala ko to si Anthony. I'm feeling speechless now kasi hindi unexpected din talaga yung sa amin yung balis. Ang puso ko'y nagdurugo. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga. Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ito na ang hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy! Ito po si Joshua Papa! At ito naman po si Papa O. At ito si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihilit sa amin. Ay! Ishika mo na! Wala rin sila. Kaya nga. Kaya yung aking vlog na hindi rin na-post dahil nga napula. Dahil hindi natin mapa-approve dahil nga po dun sa naka-off din po yung Flip Music, di ba, Nay? So ngayon po, ayan po, naka-up na po dyan ngayon kasi magagamit na po ulit ni Music. Bisitahin niyo po yung channel ni Mama Loy para po dun sa aming pong mall show, di ba? Sa 1 million subscriber celebration namin sa Fisher Mall. Ayan. Siyempre pa, oy, nakutuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Ano? Yes! Ayan nga, nakakaloka. Hindi nga tayo na reaction kung ano masasabi natin dito sa kay Von Ordonia, yung isang influencer na di o man ay tinakbuhan daw ng isang kontraktor o ng engineer na pinagkatiwalaan niya ng 8 million na dapat ay nakatayo na yung bahay niya, pero wala. Nakatiwang-wang pa rin ang mga buhangin. Tapos wala man lang structural. Yung pala, natalo sa sugal. Nakakaloka, hindi ba? Oo. Huwag kayo mag-alala. May ganyan din ako. Ha? Diyos ko. Natalo rin ba yun? Ha? Natalo rin? Ewan ko. Basta. Pero sa totoo lang, kung hindi rin naman nangyari, hindi mo makikilala yung bago mong ano, di ba? Yes. Engineer. So, yeah. Si Von din ang pangalan. Von. Yes. Von Romero. Yes. Nang deconstruct. Ayan. Yes. Apakahusi. Talaga nagde-deliver siya. Yes. Oo. Hindi atakbo. Oo. Actually, yung isang contractor at engineer at architect na nakatransaction ko, in fairness, hindi man tumatakbo. Kung ano raw ang kaya nilang gawin kasi hindi naman sila tumakbo in fairness na mali lang sila ng computation. Kaya puro sila abono. Anyway, nung naiwan nila yon ang team ni Von, ang team ng V-Construct, yung pumasok sa amin. Hanggang sa siyempre, maganda yung work nila, dinigyan ko ng another project. Ay, wow! Sa Tagaytay. Kaya nabuo yung Lekasa, Mirasol, Manisol, ayan. Ayan, kitang-kita mo naman dito, na ang nag-interior design naman ay si Mama Loy. Ay, La Vida Events. La Vida Dancing Creative School. Kaya, actually, marami ngayon mga lukulukong mga contractor ngayon. Kaya lagi kayong mag-iingat. Ano? Sa bawat kapalpakan na na-encounter natin sa mga ito, natututo tayo na mag-due diligence. Kaya naman, lagi tayong mag-iingat. Ano? Siyempre, 8 million yun. Sa malamang kamay ng Diyos kukunin yun, hindi ba? Ang importante, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Oo, kaya Von Ordonia, smile ka lang, ha? Kaya natin kitain yan. Ang importante, huwag na tayo magtitiwala sa mga taong nanloko sa atin. Yes. Oo, at siyempre, ang V-Construct, kung nag-iisip kayo, V-Construct. Tsaka, pag interior,
Mamaluwa. Thank you po. Thank you, vlogging natin lately. Salamat. Hindi kasi totoo naman na yun, di ba? Ang dami talagang naging biktima. Sad to say, ang dami talaga. Kahit yung ibang mga nakatrabaho natin, una lang sinabi, dati dalawang beses silang naloko bago sila napunta sa amin. So, talaga po, nakakalala. Di pwede rin kunin yung contractor si Mama Loy. Yan. Di ba? Kasi nila din po, hindi ako maloloko. Bakit? Naman alam akong pera kong paggawa. Lupa nga, wala. Gaga na, kinatago mo sa mga kukumu eh. Grabe ka naman, parang personal na yan, Tito Oji. Pero, Josa, pag tinuos-tuos mo yung lahat na nagastos mo sa Jollibee tsaka sa resort, makakabili ka na ng lupa. Pang down na yun ang lupa. Tama na! Tsaka yung pakikipag-collab mo na binabayaran ba o nakikipag-collab sa'yo. Basta iparamdam lang nila na maganda kang babae. Sabi ko na haba, lang hindi ako nagsalita. Anyway, nakatuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagbabalita. Yes! At naku, ito na nga, Lloyd. Oh, yes na. Naging usap-usapan ng naging viral yung pag-guest ni Kaylin Alcantara sa It's Showtime. Ano bang issue doon? Ay, hindi. Kasi nga ito si Kaylin ay nag-guest sa It's Showtime. Tapos sabi ni Vice, titig na titig si Darren. Tapos biniti ni Kaylin yung sa... kasi alam niyo ba, ba't siya titig na titig sa akin? Kasi... Tapos biglang, tapos biglang sabing ganun, kasi kakanta si Darren ng We Are Family, ganun. So parang naintriga, kasi nga diba, itong si Kaylin, dati kay Mabel Gaspi, diba? Tapos nga diba, nabalita na hiwalay na. Tapos ngayon naman, ito naman si Cassie, kay Darren naman diba, dati pa nalilink. Biglang sa isang interview ng TV Patrol, nalinaw niya na friends lang sila. Oo, hindi niya ma-explain, pero basta best friend sila. At kung le-level up pa daw ba sa pagiging best friend, sabi niya, hindi muna for now. Sabi niya ganun. Mm-hmm. Tapos biglang, diba, nag-guess si Jillian Ward sa It's Showtime, tapos parang nag-viral yung guesting na parang bagay, may chemistry yung dalawa. Kaya, ayun na. Paghahandaan daw yung collab nila. So, ano yun? So, ano, saan galing yung post ni Carmina? Alin ba ang nauna? Yun mo ng guesting? Yung guesting. Bago nag-post. Yung guesting at yung interview bago nag-post. Kaya, Carmina. Kaya ngayon, ang sinasabi ng mga netizens, eto na ba ang parinig ni Carmina Villaruel kay Darren Espanto, yung kanyang cryptic post na, sabi? Don't expect the same in return. Sabi niya gano'n. So ngayon na yung mga netizens, ayan, iba-iba yung mga comments. Anong comment doon ng mga netizens? Sabi ng isa, eto na naman si stage mother. Si Carmina Villaruel? Ang tinutukoy nila. Kasi nga, post ni Carmina yung pinagkomenta nila. Ano pa ibang sinabi? Eto, sabi ng isa, sus, na friendzone ba anak mo? Etong nanay na to, napakatalakera. Parinig pa ng parinig. Sabi kay Carmina. Ano pa? Sabi ng isa, di ko gets. Kala ko ba si Cassie unang nagsabi na best friends lang sila sa interview with Tito Boy? Can someone please explain? Sabi ng isa, grabe pagka-friendzone ni Cassie kay Darren dun sa interview kay Tito Boy. Kahit na ni-clarify ni Tito Boy yung statement ni Darren na more than friends daw sila, ang Cassie said na best friends daw. So what now? Sabing ganun. Sino daw bang unang nag-friendzone? Parang ganun yung kinu-question ng iba. Tapos? Sabi naman ng isa, new saga. Di daw mahilig magpa-interview pag may intriga. Mahilig naman mag-cryptic post at Bible verses. Sabi. Ganun. Kakaloka. Oo nga. Meron pa? Sabi ng isa, hindi niya matanggap na dininay ang anak niya. Sabi nung isa, sumagot na yun, parang ganun na nga. Kasi naman, si Di ang unang nag-deny ng anak niya. Sinabing mag-best friends lang sila. Pero yun nga, di ba sa interview nga daw, si Cassie daw yung nagsabi best friends. Ang term ni Darren Espanto was more than friends. So sa tingin mo, Nay, pinaparinggan niya kaya ni Miss Carmina Villaruel itong si Darren dun sa kanyang post? O nagkataon lang o kinoconnect the dots lang ng mga netizens? Alam mo, isang post lang ni Carmina Villaruel na kunwari, sasabihin ni Carmina Villaruel, Hoy, ano yung mga tinatalak-talak ninyo? Hindi naman yan ang tinutukoy ko. Ayun. Wala na. Tapos na ang kwento. Oo.
mga asumera lang yung mga ibang netizen. Diba? Parang yun ang pakahulugan doon. Kaya, huwag muna tayo magre-react doon sa ganon. Siguro, nagkataon lang. Diba? Pero kung sakali na patama ito ni Carmina doon sa naging guesting ni Kaylin Alcantara sa It's Showtime. Ayan. So, meron pang mas malalim-lalim na kwento dito. Ay, oo. Ano yun? Ay, naku. Naku, itatanong natin kay Carmina pag nakita natin si Carmina. Oo. Kasi as far as I know, talagang pagdating kay Kaylin, sa issue ng Kaylin at Mavi, ay hindi nila pwedeng pag-usapan lahat. Oo. Kasi ang alam ko, may pinirmahan silang NDA sa GMA Network na hindi sila pwedeng magsalita tungkol kay Mavi at kay Kaylin. Eh di ba nga may issue na parang na blind item na meron daw isang young actor na binubugbog daw ng girl. Yun nga, Tito Oji. Yun nga, ang itinuturo nga, yung eksena nitong si Mavi at si Kaylin. Tapos, meron pang chika na, kasi daw yung babae, parang gusto siyang pagsamantalahan nung lalaki. Kaya nakakatikim daw yung lalaki sa kanya ng pisikalan. Tapos, ang itinuturo na naman, si Kaylin at si Mavi. Ba't naman sila? Kaya nga. Kaya hindi natin alam kung bakit nagko-connect the dots na ang mga fans sa sila yung mga tinutukoy. Diba? Kaya nga yung cryptic post ni Carmina, pagkakaroon ko ha, yan. Kung may kaugnayan yan doon sa naging guesting ni Kaylin sa It's Showtime. Baka, pag sinabi ni Carmina na anong pinagtatalak ninyo? Mm-hmm. Wala yung kinalaman sa guesting ni Kaylin. Sa It's Showtime. O wala na. End na. Ito, OG, di ka po may balita dati na pinayagan ni Carmina si Cassie at saka si Dari na mag-out of the country. Na silang dalawa lahat. Yun nga yung pagkakaalam na iba. Pero si Carmina rin nagsabi sa akin nung in-interview ko sila. Ni na Janice at ni Jelly. At ni Ken. Na kasama rin daw si Sorry noon. Hindi nila hinayaang lumabas yung anak nila. Nakasama lang si Darren. Well, anyway, mga bata pa naman yan. Bakit ba natin pinuproblema? Mag-enjoy muna kayo mga anak, ha? Yes. Oo, habang may career pa, alagaan natin ito. At hindi natin pwedeng sisihin si Carmina kung ipagtanggol man niya ang kanyang mga anak. Yes. Oo, mas masyak tayo kung ipagtanggol ni Carmina yung mga kaaway o yung mga ka-misunderstanding ng kanyang mga anak. Moms will be moms. Yes. So, Loy, parang lumalabas yan na parang pinangungunahan ng mga netizen yung reaction ng mga artista. Katulad ito. Oh. Ah! Pinangunahan ko na naman. Ito talaga yung purpose natin. Hindi yung ginilin ang ginilin ko, Mama Loy. Ano ba? Mabalik, ginilin ka na lang ito. Ba't isa lang din alam ito? Ang up di talaga sa bata. Hindi sa ilong. Kasi nga umakakit sa ilong. Pamunta sa mga, parang sibuyas. Yung amoy pa naman ang tutitin. Ginakapanlambot. Mangihina ka. Ay, wala. Yan, tunog ko lang yung chair. Oh, ayun na na. Woo! Pare, ding! Lagi-lagi na tayo may dalang ganito. Oh, yun nga, katulad. Mabalik tayo doon. Oh, katulad nito, Lloyd, di ba? Namumuna yung mga netizen. Kung ano ibig sabihin ng mga artista sa kanilang mga posts. Oh, ito si Janella. Ay, nako. Basang-basa na niya ang netizen, kaya pinangunahan na ni Janella. Oo nga, Nay, kasi nga, di ba, nag-announce ang Star Magic na postponed yung kanyang concert. Na reimagine. Janella reimagine. Oh. Ayan, so inunahan ni Janella na ang pag-post. Nang? Kasi paus siya, kayo na lang. Ayun, yung pamosong tagline niya doon sa It's Showtime, di ba? Inunahan na niya yung mga
pwedeng i-joke doon. Yes, o ayan, inunahan na daw niya kayo. Pero syempre, hindi pa natin alam ang dahilan kung bakit kailangan siyang i-risket. Ano? Yes. Ang alam lang nating unang dahilan ay yung kanyang anak, kailangan niyang tutukan. Mm. Dahil alam niya naman si Janella, hands-on talaga yan. Yes. Oo, di ba madalas pa nga sa kanya dumidede yung anak niya. Oo, di ba? Eh, ba't ito, Oji, nabasa ko na kaya doon hindi natuloy dahil mahina ang bentahan ng ticket. We don't sold out. Nabasa ko lang naman sa mga, comment. Kaya doon hindi natuloy. Hindi natin alam, ano, kasi pwede natin i-check yan o pwede nilang i-check yan sa ticket net. Kasi katulad nito, yung Beanieverse. Sold out na naman yung, yung Another Day. Wow! Galing! Congratulations, Bini! Ito, Oje, hindi mo na talaga may interview yun. Hindi, Diyos ko, basta ako. Malay mo naman. Sa totoo lang, natutuwa ako sa mga batang yan. Mm. Sold out yung kanilang shows. Mm. At ngayon, matunog na matunog at maingay ang kanilang pangalan. Yes. Good for them. Ibig sabihin, talaga yung kanilang pangarap o yung kanilang goal na achieve na nila. Di ba? Oo, ba't ako kailangan intindihin nila kung sinabi kong hindi ko kilala yung Bini? Mm. O ngayon, nakikilala ko na unti-unti ang Bini. Di ba? Di ba? Sino-sino sila? Basta, mga ano. Alam mo, may intriga na naman ako. Sabi ko kasi yung unti-unti ko na nakikilala. Kaya baka alam mo na. Ako kilala. Pero kilala ko yung kanta nila. Yung huwag muna tayong umuwi. Fairness. Maganda. Tsaka yung syempre, paborito ko yung kanta nilang Ang puso ko'y nagdurugo. Hindi ka yun, Mama Lul? Si Shaira yun eh, di ba? Ah, si Shaira. Parang kilalang-kilala mo ang Bini, ha? Hindi, Shaira yun. Yung salamin-salamin na pakinggan. Okay naman, Diyos ko. Anyway, basta happy ako for them. Yes. One of these days, makilala ko, Diyos ko, ako yung unang lalapit sa kanila para makilala sila ng face-to-face. Yes. Diba? At ito na nga, Loy. Oh? Oo. Nagpunta po kami sa Thanksgiving. Uh-huh. MediaCon ng Can't Buy Me Love. Yes! Uh-oh. Malulungkot ng mga fans ng Don Del, ng Storin, at ng ito pang cast ng Can't Buy Me Love dahil malapit na pong matapos magwakas ang 148 episodes ng Can't Buy Me Love. Oo, at ito nga sa finale ng kanilang presko na hashtag CBML sa surprise finale. Ayan po ay buong kasi naririto sa likod natin at syempre kinausap po natin sila. Sa tulad na lamang si Tita Nova Villa kung saan tinanong ko kung ano yung maaalala niya rito. Ito po. Walang buwan na pagsasama at hindi biro ang relasyon. Pwede pa lang mangyari yun. Hindi mo kadugo. Pero binibigay mo puso mo ang lahat. Itinuring mong anak. Kung anong pain niya, pain mo. Pero hindi mo siya kadugo. Ganon ka-powerful ang love. At labis-labis ako talagang nagpapasalamat at saludong-saludo ako sa bumuo ng istorya na to. Sa tagal ko, sa industriya, alam niyo naman, 40 ko comedy. Pero, ako mismo na-discover ko yung sarili ko. Pwede pala. Pwede pala ako mag-drama. Pero, hindi lang drama. Hindi makatotohanan. Yung ipinakita namin, yung ibinuhos namin, effort, yung puso gumalaw, gumana na maging makatotohanan. Hindi, walang relasyon. Wala akong relasyon kay Bingo. Walang dugong na nanalaytay sa bawat isa.
Pero ang pag-ibig, ibinuros, ipinakita. At kahit tapos na ang taping at tapos na lahat, mananatiling nandun ang pag-ibig na nabuo sa taping na ito ng Can't Buy Me Love. Isa rin sa mga tinitilian dito sa Can't Buy Me Love ay ang tambala ni Marisa Cal at ni Anthony Jennings. Oo, kaya tinanong natin sila kung anong feeling. Salamat pa kayo sa domain. Ako sa domain. Hindi, kasi doon sila nakilala. Parang doon nagsimula yata lahat. Actually, after ko mag-domain, tumitingin mo na. Parang, everything. Thank you for everything. Pero ano, nag-gets ko naman po yung tanong. Thankful po talaga kami sa Star Creatives. Sa show, sa mga nag-isip, sa mga nag-conceptualize, na, sa nakaisip na i-pair kami. Kasi thankful ako dahil doon nakilala ko to si Anthony. Sobrang sarap ka trabaho, sobrang sarap ka eksena. And finally, nakahanap din ako ng, alam mo yung ka-eksena. Well-connected and like, alam namin yung saan namin gusto dalhin yung eksena. So we're all just having fun. We're both just having fun kapag mag-shoot. Thankful ako kay Anthony sa Star Creative, sa Netflix, sa Can't Buy Me Love. Yun lang po. Ang kapasalaman niyo kay Direk Raymond sa lahat ng mga katalantaduhan namin ginagawa sila. Pero yun, syempre, overwhelmed din ako. Feeling speechless nga kasi hindi unexpected din talaga yung sa amin ni Maris. Pero yun po, nagpapasalamat ako sa lahat mga yung bumuo ng mga eksena namin. And of course, sa lahat ng mga sumuporta at sumakay sa trip namin ni Maris na kung paano namin gusto ipakita si Snoop tsaka si Erin sa kanila. Ayan. At syempre, hindi lang tayo dyan galing. Ay! Oo. Lagari tayo lumagari today, ha? Lumagari kami dahil iisa lang naman ang kanilang mga pwesto. Oo. Yung isa sa SEDA. Tapos yung sumunod naman na premiere, celebrity premiere, ng Joinee, starring Paolo Contis, Kay Abad, at Patrick Garcia. Ay, sa British North din. Oo, oh, so, ang mga batang tabing ilo. Oo, at syempre sumugod kami dyan. Yes. Eto. Ayan, syempre kakausapin namin ni Mama Loy ang cast ng Joinee na palabas na ngayon sa Netflix, no? Oo, medyo emosyonal ako ngayon, ano? Medyo naapektuhan ako ng pelikula dahil nabubwisit ako dito kay Kay Abad. Oo, hindi, hayaan mo, lalapitan ko. Hindi ako makatiis. Sorry, Kay, ha? Pero... Kakausapin ko si Kay. Wait, ha? Ako makaka-update. Ako po, napanood ko na. Ha? Kasama ang mga cast, ang mga bida ng Joinee. Yes! Ako, na kayo na mag-invite. Diyos ko, sorry ha, talaga naiyak ako ng bongga doon. Sa pelikula. So, Korea, kapag ganun. Diyos ko, mamatay na. Talagang hindi ako ng hindi. Kaya na buwisit ako kay Shane, kay Abad. Kasi ang arte-arte. Pinagagamot ka na. Sorry na din ako ng emotion. Nairita kasi ako kay Kay. Ayan, mag-invite na kayo. Oh, yes. Tomorrow, April 12, nasa Netflix worldwide na. A Joinee. Yes. Sana ma-enjoy nyo at sana magustuhan nyo. Alam, kakaibang kwento ito ng friendship. Talagang solid yung kanilang friendship. Mula elementary hanggang sa nila yung lumaki na. Naku, grabe. Sobra ako napaiyak ng Abangan ako ngayon. Sobra ako napaiyak ako ng Sino ang abangan, tao? Si OG Diaz. Tsaka syempre si Mama Loy. Si OG ako, oo. Si OG pero sa totoo, busit na busit ako sa iyo, ha? Pinagagamot ka na, ayaw mapan. Next time. Ha? Thank you, OG. Just now showing. Ang galing nila. Now showing po sa Netflix. Oh, ayan, Netflix.
makaka-update na sa Netflix showing na. Gawin natin number one. Yes! Number one for more than a month. Yes, for more than That's a month. That's my history! That's my history! Yes! Oh, ayan. Uy, nakakatuwa naman, nakapag-reunion sila. Bakit hindi kaya kasama na yung iba na cast ng Tabing Ilog? Eh baka una, tatlo lang ang nasa script. Silang tatlo lang. Si Desiree Del Valle ay misis na ni Boom Labrusca at sila may isang supling na aking inaanak. Si Jody naman ay hindi naman natin alam kung ano pinagkakaabalan ni Judy Santa Maria. Si Baron Geisler naman ay busy din. Di ba? Si Paula Peralejo ay hindi naman natin alam kung nasaan na din. Ay ako naman eh. Andito lang naman ako kung bakit hindi ako natawa. Bakit kaya ka nagpunta doon dito, OG? Hindi ka rin paparamdam si John Lloyd! Si John Lloyd si John Lloyd din, diba? Din, diba? Sayang, no? Sana magkaroon talaga sila ng reunion. Ito, OG nga nagpunta pero hindi invited. Ha? Gagawa ka invited ako, no? Kakaloka ka. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin. Hindi pa namin subscriber. Subscribe na! Napakadali lang. I-click lang pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan pa yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na pa yung below, i-click ang like button at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinlit niyan, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update at syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Andyan yung bagong vlog. At syempre nais natin magpasalamat kay Dr. Jesus Cancha Solis or JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. Yes. Kay Dr. Jessica Dean ng Ideal Vision para sa amin naman pong eyewear. Yes. Ayan. Yes. Ay, sayang akin, hindi ko nadala. Oh. Talitalinuhan. Yeah. Buti okay na kami bibigyan. Yeah. And then sa salamig ka pa. Wala na magsasabi sa iyo ng gano'n. Hi, BB! If you're watching, di ba? Yes. At syempre na, para sa atin naman pong skin. Ayan. Ang Endy Skin Beauty and Wellness Center po. Diyan po sa may Mother Ignacia sa Grandia Place. Katapat lang po yan ng ABS-CBN. Ayan. Thank you, Angelo. At syempre, ang apat na girls natin dyan. Yes. Napakahuhusin ang mga kamay niyan. Yes. Si Miss Dayan, si Miss Paula, si Miss Lauren, at si Miss Thelma. Oh, yes. Memorize ko ah. Kilala ko sila. Yes, Josa. Oh, ba't ito, andyan pa yung nagsasalamin kayo, matatalino kayo. Pag ako pa nagsasalamin, parang Lola Bashang na. Ba't hindi ka kumuha ng libro? Ha? Ako naman, Tito Oji, ayan. Nagpagupit ako, kaya ang dami niya namang tuwang-tuwa kung saan daw itong gupita na ito. Hedway Vera Salon yan. Yes! So, ang daming gusto. Gandang-ganda. Diyan po yan sa May Morato. Morato yes. Branch. Yeah. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking mga social media account, i-follow niyo po ako para makita niyo po ang mga kagagahan at kabaklaan ko doon. Ha? Wow. Bakla ka pala. Kala ko tomboy ka noon. Third lang! Siyempre pang aking panayam naman kay Kylie Versosa. Talaga na viral yung kanyang bakit kailangan makipagkaibigan sa ex. Ay! Ang kabuuan niyan sa OGDS Inspires na nasa I1 TFC na rin po. Yes. Ha? At syempre pa, ang OGDS Rubies Update ay meron din pong fanpage. Yeah. Nandun din po kami sa Apple Podcast at sa Spotify. Uh-huh. Yan. Yeah. At syempre, ang Trajet International Travel and Tours. Yes. Kapag makakaisip po kayo ngayong bakasyon, ha? Na magbakasyon sa Asia, like Korea, Japan, Hong Kong, ayan, ako, ang dami po nilang promo dyan, ha? Correct. Aalagaan kayo tiyak, pag-trajet, legit. Yes! Ayan, ha? Pati US nyo, Europe, lahat, andyan sa trajet. Oh, ang dami na rin tatanong kay Josa kung legit daw, di ba? Sinasagot ni Josa, legit! Correct. Hindi sila mahirapan sa visa and everything. Diba? Ito to Roman legit na napakahaba ng swimming pool doon sa Mandarin Bay Resort and Spa. Ay, legit! Oo. Doon yan sa Station 2 ng Boracay. Diyan po kayo mag-check-in.
napakaganda. As in, paglabas nyo, ayun, beachfront na. Correct! Mga kapitbahay nyo lang yung mga pupuntahan nyo. Tama! Ito, pinaalala mo naman yan, nagutom tuloy ako na, nasarap ng pagkain. Nasarap ng pagkain, ganda ba? Buffet ang breakfast, buffet ang dinner. Correct. Grabe. Siyempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Owas in Oji Diaz, ang lagi nagsasabi, at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang inisin. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali! La 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 la, ichika mo na, dali! La 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 la, ichika mo na, dali! Wala din ang show hanggang ngayon, hindi rin siya nagsabay din sa sayaw. Alam ko, galing-galing ko na. May sarili siyang steps. Kina-copyright pa rin yung ano. Pero hindi ko pa rin those marks.